Sa lugar na ito, na minsan naging tahanan ni San Ezequiel Moreno, ay naninirahan ang mga taong nakaranas ng himala ng Diyos. Mahigit 150 taon man ang nakalipas mula nang pinaglingkuran ni San Ezequiel Moreno ang bahaging ito ng bayan ng Diyos, patuloy pa rin niya itong hinahaplos ng kanyang mapagkalingang mga kamay. Ako nga pala si Francisco Jama. Dati po nga nagtatrabaho sa satellite at napunta po sa mga Recolitos. At ang may asawa po at may 5 anak. Dati po ako kasi nga nagsasaka at yung pinagkakakuhaan ko pa ng hanabuhay ay ang pagsasaka. Ngayon po ay napasok ako sa mga Recolitos bilang isang driver na 2010 to 2015. Nung ako po ay nagda-drive sa kanila, ako po ay may naramdaman na isang hindi ko po malaman kung bakit biglang naglabo ang aking kaliwang paningin. At sa kaliwa po, hindi ko po ito sinabi sa mga pare dahil nga po sa takot ko na baka siyempre ako po may nararamdaman na hindi na po makakita yung kaliwa ko, baka palisin nila ko. At yun po ang tinatakot ko kasi may pinapaaral po akong kolehiyo na dalawa akong anak, yung panganay at saka yung pangalawa. Nung pumunta po ako kay Dr. D. Guzman at nirefer niya ako kay Dr. Ong. At ang sabi ni Dr. Ong sa akin, kung pwede yung week na yun na pwedeng gawin ako ng referral para lumipat papuntang Manila at maoperahan. Sa kwan po, hindi po ako pumayag dahil nga nung tinanong ko siya kung ano ka siguradad na makakita ako, ang sabi po niya sa akin, ma'am, walang kasiguraduhan na sabi niya 100%. Paano po ninyo nagagawa ng paraan na siyempre hindi alam ng mga pari pero nakakapag-drive pa rin kayo sa kanila? Ano po yung diskarte niyo, sir? Ganito po yun kasi, ma'am. Yung time na yun, hindi ko talagang sinabi sa kanila. Ang ginagawa ko po, ang diskarte ko na lang, ma'am, ay ipinipikit ko yung kaliwang mata ko pag nagdadrive ako kasi pag sinabay ko sila, parang gumagalaw yung tingin ko sa kalsada eh. At pinipikit ko yung kaliwang mata ko tapos para makadiretso ko ng maganda. Pero bago po doon, sir, yung ano po yung ginawa na lang ninyo na parang remedy kasi nga since hindi kayo nagpa-opera? So, ganito mamang yung naisip ko, nasabi ko, Lord, bahala ka na, gagawin ko na lang yung nararapat. Sabi ko sa misis ko, mag-devotion na lang ako. Magpunta na lang ako kay San Ezequiel Moreno. At araw-arawin ko na lang yung pagpupunta doon sa Balonpari. Ang Balonpari ay matatagpuan sa Barangay Inaguan, Puerto Princesa. Tinatayang 1 kilometro ang layo mula sa South National Highway. Ayon sa paniniwala ng mga mananampalataya sa lugar, ang Balonpari, literal na balon ng pari na ang tinutukoy ay si Father Ezequiel Moreno, ay nakapagpapagaling. Kaya naman maraming residente ang regular na pumupunta sa balon at dinadayo ng ilang mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Nagpatayo rin ang kapilya sa lugar na kung saan regular ang pagdaraos ng banal na misa. Ang ginagawa ko po pag sa umaga, alas 6 ng umaga, papunta na ako dito, bibili ako ng kandila. Dito na po ako sa dito kay St. Ezequiel Moreno. At pagkatapos ko po manguros, magdasal ng unti, bababa na po ako doon sa may balon at doon ako maghilamos. Paghilamos ng mata,
Tapos pagkalamos noon, babalik po ako doon sa Mount Carmel. Pero yung sa Balunpari po ba, ano, ang paniniwala kasi ng mga tao doon is parang si San Ezekiel ang naghukay. Or paniniwala lang ng tao? Wala pa naman akong ano. Walang perception, walang idea. Mga to, parang bago lang yata yan. Pero during the time of San Ezekiel, walang sources na nagsabi na, dyan, hukayin nyo dyan, lalabas dyan ng bukal, magbubukal dyan. Tapos dyan na, ano yan, miraculous. Walang ganon sa mga research ko. Walang nagtagpuan na sources na nagsabi na ano. Wala, I'm sorry to say. Pero word of mouth, meron kasing tinatawag tayo oral history. Bagamat walang opisyal na nakatala sa kasaysayan, naniniwala si Taykit na sa pamamagitan ng Balunpari, sa tulong ni San Ezekiel Moreno, siya ay gagaling. August 19 po ito, ma'am, kasi pista ng Balunpari dito po. Kapistahan po ng Balunpari, nagsundo pa po ako doon sa airport, kaya Tikorma na Davila. Dinala ko siya dito, hinahabol ko talaga na makarating dito na mag-abutan ko yung misa. Noong time po na nagdating kami dito ni Ate Corman, tama-tama po nag-misa na rin, nagpasok lang po ako sa simbahan, ma'am, at nanalangin. Mamaya-maya po siguro mang kalahatian ng misa. Sabi ko, sige lang sana pa-birthday mo na rin ito sa akin. Itong araw na ito, na sana may maramdaman ako na maski nakakaiba lang sa paningin ko na makakita ko kahit kunti. Noong kalahatian na po ng misa, talagang sa totoo, naramdaman ko po, ma'am, na parang gumalaw yung isang mata ko, yung kaliwa. Hindi ko akalain, ma'am, talaga na sabi ko talaga, ang Diyos talaga hindi natutulog. Andito lang talaga si St. Ezekiel. Hindi po ba kayo na, syempre 3 months kayo nagbalik-balik, hindi po ba kayo napagod na parang nawala ng pag-asa po? Hindi, ma'am, kasi yun na lang yung sandalan ko na baka sakasakaling makakita ako. Dito sa Barangay Inagawan, hindi lamang si Taykit ang nakaranas ng mapagpagaling ng mga kamay ni San Ezekiel. Isa na rin dito si Nanay Pablicita Palatino na nagkaroon ng myoma subalit gumaling. Si Gina Gamboa naman ay imposibleng magkaanak dahil sa problema sa kanyang kalusugan. Ngunit nang magdalang tao ay naging napakaselan ang kanyang pagbubuntis. Sa tulong ni San Ezekiel Moreno ay binigyan siya ng isang anghel at isinunod pa nga ang pangalan sa santo. Maging si Reverend Father Jerry Orbus SVD ay isa ding buhay na saksi ng himala ng pagpapagaling mula sa sakit na cancer sa pamamagitan ni San Ezekiel Moreno. Alam po niyo, ang cancer ay parang naging blessing sa akin. Why? Sapagkat dahil sa cancer, nakilala ko po ito, St. Ezekiel Moreno. Naging mas malapit po ako sa kanya. At magmula po nung nalaman ko may cancer po ako, at meron na po akong mga chemotherapy, surgery, ganun. Mayroon po nagbigay ng statwa ni San Ezekiel, si Maribi Garcia, sila Father Soy, patron of cancer patients. Wow! So nagdasal po ko na nagdasal sa kanya. And after my surgery, chemotherapy, napakahirap po. Palagi po ako dito sa harap niya, nakaupo sa rocking chair ng namana ko sa aking mama. And then one day, pagtingin ko, parang bakit may butil-butil, tubig-tubig dito. Hindi naman umulan, ganun. Next day, pagtingin ko ulit, nandun pa rin, butil-butil. Saka, ito po, luha on the right eye. Sabi ko, ang daming nakakita ng mga kasama. May dumadalaw. Ang parang sinabi sa akin ni St. Ezekiel is, Father Jerry, I am with you. Tutulungan kita. Yun po ang nagbigay ng lakas sa akin. Oh my God, mayroong isang santo palang tumutulong sa akin. Nag-manifest siya, nagparamdam eh. Laking bagay po yun sa akin. Lumakas sa aking loob.
And then 4 months chemotherapy, pakahirap po. And after the last treatment, pagtingin ko sa statue niya, wala na. Nawala na yung mga pawis-pawis, luha. Nothing ever since. Wala na. Sabi ko nga, St. Ezekiel, nagtampo na ho ba kayo sa akin? And you know, he was telling me, Father Jerry, you are healed. Gumaling ka na at tutulong ka magpagaling sa iba. Ang mapagpalang kamay ni San Ezekiel Moreno na nagpagaling sa mata ni Taykit. Ang mismo ding mga kamay na nagtaas ng ostya noong isinagawa ang kauna-unahang misa sa Puerto Princesa. Mga kamay na nagbinyag sa mga kauna-unahang Katoliko sa lugar. Mga kamay na nagkalinga sa mga bilanggo. Mga kamay na nagbasbas sa mga labi ng mga namatay dahil sa malaria at iba pang mga karamdaman. Mahal naming San Ezekiel Moreno, naway sa pamamagitan ng iyong mga kamay, ang aming bayay patuloy na maipagdasal upang ang bawat isa'y makasumpong ng tunay na liwanag na bumubukal mula sa puong mahal.